nakalat po ang COVID-19 sa buong mundo. Pero pinapaalala po ng Diyos na kalat din ang kanyang mga salita. Kalat din ang kanyang mga pangako sa bawat isa po sa atin. Magandang tignan ang puno na hitik sa bunga. Kung ito ay hindi mo pipitasin, hindi mo kakainin, buhay na lamang po tayo sa inggit. Mabubuhay na lang po tayo sa tampo sa Diyos. Katulad po ng Word of God, kung hindi mo papapasukin sa sistema mo, hindi mo idadigest, wala pong maidudulot sa iyo na kabutihan or experience yung bunga nito. Hindi mo may enjoy yung sarap ng buhay. Amen po. Ang nabibigay ng salita ng Diyos, katulad po ng mga tinuro po sa atin ng mga pastor natin, number one, God's Word can keep you pure. Number two, it gives you light and understanding. Number three, it makes you wise. Bago ko po i-share yung pang-apat, sino po ba dito ang gustong pagpalain ng Diyos ngayong year 2022? Eh, magsabi po ng amen. Lahat naman po tayo ay mag-aamen. Amen po ba? Dahil gusto po natin na pagpalain po tayo ng Diyos sa taong ito. Wala naman po dito may gustong maging malungkot sa buong taon niya. Amen po. Wala naman po dito na may gustong malasin ang 2022 niya o maging kasumpa-sumpa yung taon niya. Of course, we want a happy, blessed, and prosperous new year. At good news po, mga kapatid, generally, what God's Word does is to bless His people. Gusto po ng Lord na pagpalain niya po tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang naibibigay ng salita po ng Diyos, yung pang-apat, it blesses us. God's Word blesses us. From Genesis to Revelation po, the Bible has a lot to say about the blessings of God. Amen po. Again, sino po ba dito ang gustong pagpalain siya ng Panginoon? Or let me revise it. Sino po ba dito ang may gusto na mas pagpalain siya ng Panginoon ngayong taon na to? Magsabi po ng malakas na amen. Amen. In Luke chapter 11, verse 28, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Sa Tagalog version, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Gusto po ng Lord ay mas pagpalain niya po tayo ngayong taon na to sa pamamagitan ng pakikinig ng salita niya at ng pagbibigay ng aksyon sa kanyang mga salita. In fact, obedience is an essential part of Christian faith. Amen po. The Bible says that we show our love for Jesus by obeying Him in all things. Ang sabi po niya sa John, if you love me, keep my commandments. We have no excuse, mga kapatid, for not doing what we need to do when God says He will enable us to do it. In James chapter 1, verse 22, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Hearing without doing, James says, is like looking at your face in a mirror and then walking away and forgetting what you look like. In other words, hearing equals looking in the mirror and not doing it equals walking away and forgetting. Simply hearing the word of God isn't the same as obeying it. If all you do is hear without doing it, we are just deceiving ourselves. Amen po. Niloloko lang po natin ang ating mga sarili. Nalilinlang lang po natin ang mga sarili pag wala po tayong desire na gawin ang sinasabi po ng Panginoon. Ang sabi po ng Bible, we are just fooling ourselves. Because obedience involves listening attentively with a heart willing to obey God's word. Late last year po,
dumaan po ang pamilya ko po sa isang pagsubok. Apat po sa membro po ng pamilya po namin were tested positive sa COVID. At sa tuwing nagpipray po ako, nire-remind po ng Lord po sa akin yung mga salitang, I will never let you down. I will never leave you nor forsake you. With God, there are no surprises, mga kapatid. Ang Lord po ay hindi tayo isosorpresa, lalo na pagdating sa pagsubok na darating sa ating mga buhay. Dahil bago pa po dumating yung pagsubok po na yon, pinaalam na po ng Lord ng paulit-ulit sa akin at naipag-pray po ang bagay po na yon. At sa pamilya ko po, wala pong napahamak, wala pong na-ospital. At silang lahat po ay pinagaling po ng Panginoon. Praise the Lord! Ang naibibigay po ng Word of God, nagkakaroon po tayo ng blessed na buhay. Bakit blessed? Di ba blessing po yung may joy ka sa puso? Amen po? Di ba blessing yung may peace po tayo dahilan sa Word of God na pinapaalala po sa atin ng Lord? At the time na kami po ay nasa pagsubok, pinanatag niya lang po ang buong pamilya ko. Praise the Lord dahil may mga manggagawa po ng Lord na nakikijoin po sa amin that time, nagsishare po ng Word of God sa mga Bible study kahit through online, eh nakaka-bless po yung mga pangako po ng Diyos sa atin. Amen po. Ganyan din sa mga kasamahan po natin na laging nangungumusta, no? Mga doctors natin, yung mga nurses natin dito sa church, ay ang laki po ng bagay ng ginagawa ninyo na pag-aantabay sa amin at pag-i-encourage po sa amin. Personally, kung wala kang binabasang Word of God at wala kang Word of God na nilalagay sa heart mo, walang ipapaisip sa iyo ang Holy Spirit sa time na dadaan ka sa pagsubok. Sa Word of God, andon ang blessing. Amen po. Yes, it is a blessing. Hindi ba blessing na nakakatulog tayo ng maayos sa gabi? Dahil alam po natin ang salita ng Diyos na pinangahawakan po natin ay totoo. Dahil alam natin na ang Diyos ay hindi pumapalya. Amen po. Dahil ang Diyos ay alam po natin na tapat magpakailan pa man. Amen po. Hindi po ba blessing that you can stand against temptation? Like what Jesus did, dahil punong-puno po siya ng Word of God, puspos po siya ng banal na spirito, sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Life is not all about money, is not all about food. Again, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang iglap ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito. At ang sabi ng Diablo, kaya kung sasambahin mo ako, mapapa sa iyo ang lahat ng iyan. Pero sumagot si Jesus, once again, sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na iingatan ka. Alalayan ka upang hindi tumama ang mga paa mo sa bato. Pero sumagot po si Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At ba't daw huli tuluyan ng pinalayas ang Diablo sa pamamagitan ng Word of God? Dahil punong-puno si Jesus ng mga pangako po ng Diyos. Amen po. Ginamit niya ang Word of God ng may authority. Amen po. At dahil doon, iniwan siya ng Diablo. Ang sabi po ng Bible, then the devil left him and behold, angels come and ministered to him. At ito po ang sabi po ng Biblia, pag punong-puno ka ng Word of God at sinusunod mo ito, walang choice
si Satan, kundi layuan ka. Si Satanas na nagkukos ng pagnanakaw ng blessing mo, si Satanas na nagkukos po ng pagnanakaw ng kagalingan mo, si Satanas na nagkukos ng pagnanakaw ng mga bagay na dapat ay para sa'yo. Kaya ang pagsunod sa Word of God ay way para pagpalain po tayo ng Diyos. Bible is the word of the omnipotent God. Omnipotent means having unlimited power. Omnipotent means He is able to do anything. Meaning, God is all-powerful God. He is our almighty God. Amen po. Kaya kung pangahawakan natin ang salita ng faithful God and our omnipotent God, you will never fail. Sabihin nga po natin sa sarili natin, He will never fail you. Mararanasan mo ang biyayang walang sukat paglagyan. Yes, and your room won't be enough to contain all the blessing that God has in store for us. Amen po. Alam po ba natin yung Aaronic benediction? Yung Aaronic blessing, kung tawagin. Or yung rabbinical blessing. Yung inutos ni Yahweh kay Moses, God told Moses where to speak over the people of Israel. It has been used throughout the centuries long after the sacrifices of the Aaronic priesthood ended. Until now, ginagamit pa din po ito. Itong priestly benediction, kung tawagin po nila, wala na po si Aaron, wala na pong mga animal sacrifices sa templo para tuloy-tuloy lang ang pero tuloy-tuloy lang po ang instruction, no? Tuloy-tuloy lang po yung instruction po ng Diyos sa mga nangyayari. Amen po. Yung sinunod nila Aaron, yung sinabi po ng Diyos na yung bibig kasi nila, yung sasalitain po nila para i-bless po yung bansang Israel, naging pattern na po ito. Hanggang sa kasalukuyang panahon ay ginagamit ito. Up until now, mga kapatid, no? Ibig sabihin, tumatalam. Amen po. Ready na po ba tayo na malaman kung ano po yung verse po na ito? Kung ready na po tayo, makipagbuklatan po tayo sa Numbers chapter 6 verses 24 to 27. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So verse 27, so shall they put my name upon the people of Israel and I will bless them. Can we say that again? God said, I will bless them. At hanggang ngayon ay nakaka-bless pa din po. Amen po ba? Try nyo po i-declare po sa buhay po ninyo every day that God will bless me. God will bless you. Take a closer look po. The blessing itself emphasizes that it is the Lord who blesses the people and thus for them and what they cannot do for themselves. Ang Diyos ang gumagawa sa mga bagay na hindi kayang gawin po ng tao. Therefore, nag-originate po ang blessing sa Panginoon. Amen po. The Lord bless you and keep you. A blessing from the Lord is requested. It is not a general blessing, mga kapatid, but specific protection of the Lord as we ask Him to keep you. Yung word na keep you that have the sense of guarding or watching over for someone. Ito yung sense na may magbabantay sa'yo at magagwardya sa'yo. Hindi po ba blessing yun? Amen po. Ito po yung napaka-practical na application po na confession para po sa mga Israelita dahil yung bansa po nila ay napapalibutan ng kaaway that time. At nangako ang Diyos na pro-protektahan sila as long as maging faithful sila sa Kanya. Meaning, andun po dapat yung obedience natin, yung faithfulness natin sa Panginoon. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. Ito naman po, it has something to do with experiencing God's favor. Yung kanina po, andun yung protection po ng Lord. Ito naman po yung pabor po ng Diyos. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace.
yung concept naman itong linya po na to has the idea of his people receiving his full attention. Wow, no? Nakaka-amaze. Sa verse pa lang po na ito, ay punong-puno na po ng blessing ang Panginoon sa atin. Ang sabi nga, the Lord bless you and keep you. Watch over you, protect you, and guard you. Yung omnipotent God, eh, naka-protect po sa atin. Amen po. Andun yung pangako niya na ma-experience po natin yung pabor, yung pangalawa. Ma-experience po natin yung favor po ng Diyos. At yung pangatlo, andun yung full attention. Nakatingin ang Diyos sa atin. Amen. Yung hari ng mga hari, yung gumawa po ng universe, eh, nasa atin yung full attention. Yung pagtingin niya po sa atin. Amen po. At ang resulta ng tatlong ito ay bigyan po tayo ng kapayapaan or shalom. Ito yung meaning ng peace sa Lord ay you're saved not because of the absence of danger but because of the presence of God. Yung mga manggagamot ay pupunta pa po yan ng Mount Banahaw para lang makakuha ng kapangyarihan o gamit o yung latin para mabigyan sila ng kapangyarihan o yung sa tingin nila ay blessing. Pero tayong mga Kristiyano ay hindi na kailangan magpunta sa mga bundok. Buksan lang po natin yung mga baul po natin. Meron po doong aklat na punong-puno po ng kapangyarihan. Punong-puno po ng blessing. Punong-puno po ng mga pangako po ng Diyos sa atin. Kaya simulan na po nating basahin. Bakit kaya nasa baul? Kasi hindi binabasa. Nakatago lang. Naaalikabukan. Pag masakit ang ngipin, ilalabas yung Bible, ididikit doon sa sakit ng ngipin. Kung masakit ang ulo, ididikit doon sa sakit ng ulo. Kung masakit ang tiyan, ilalabas yung Bible at itidikit doon sa sakit ng tiyan. Mga kapatid, hindi po tatalab yun. Unless, maipasok po natin sa katawan po natin at i-confess natin at sundin po natin ang sinasabi po ng Biblia. Doon po magkakaroon po ng kapangyarihan. Doon po tatalab. Doon po magkakaroon ng kagalingan. Doon po magkakaroon ng manifestations. Doon po magkakaroon ng pagpapala. In Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow, it exposes our innermost thoughts and desires. Yung two-edged sword po na sinasabi sa Greek ay yung diastomos. Yung kalahating talim ng espada ay yung word of God. At yung kabilang talim ay yung pagbibigkas mo nito. Yung pagko-confess po natin ng salita po ng Diyos. Kaya, ang sabi po ng Proverbs, life and death is in the power of your tongue. Simulan po natin na mag-confess ng magagandang bagay, magagandang salita sa buhay po natin. Mag-confess po tayo ng buhay at hindi kamatayan. Mag-confess po tayo ng mga pangako po ng Diyos. Because the Word of God is living and operative. In Romans chapter 2, verses 6 to 8, sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos, at buhay na walang kamatayan. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Ang truth o ang katotohanan po na sinasabi po dito sa verse po na ito ay yung Word of God. Amen po. Nararapat lamang po na andoon po yung pagsunod natin sa katotohanan, sa salita po ng Diyos. Ang sabi po ng mga pastor po natin, bigyan po natin ng dahilan ang Diyos na pagpalain po tayo. Huwag po natin bigyan ng dahilan o rason ang Diyos para po tayo ay sumpain. Sabi nga po ng isang awitin, isang pusong tapat
na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Nandun po na magkaroon po tayo ng pusong dalisay sa Panginoon. Isang pusong tapat. Isang puso na mapaglingkod sa ating dakilang Diyos. Sige po, bago po tayo mag-close, tayo po muna ay manalangin. Yes, O God, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, maraming salamat sa hapong ito, sa mga paalala mo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin, Ama, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na nauuhaw at patuloy na nagugutom sa mga salita mo at patuparin ito, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa buong taon po na ito, ideklara po namin sa mga buhay po namin na, O Diyos, na kami pagpapalain mo. Kami iingatan mo, Panginoon. Kami bibigyan mo ng pabor. Kami ay bibigyan mo ng full attention. Kami ay bibigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan. Lord, sa bawat isang nanonood ng video na to, Lord, patuloy, Panginoon, na sila'y pagpalain mo. Salamat, O Diyos, sa mga gagawin mo at, Lord, sa mga ginagawa mo at sa gagawin mo pa sa buhay namin. Salamat, O Diyos. Muli namin, Panginoon, binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Patuloy po natin subaybayan ang mga FB Live po ng Rema Feels. God bless you and good afternoon.